Mga kasambuhay, isang mapagpalang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso sa inyong lahat. Buong daigdig, nagdiriwang ngayon at nagpapahayag ng pagmamahal, ng pag-ibig o appreciation o pasasalamat sa minamahal, sa asawa, iniirog o nililigawan, kapuso o kaibigan. Sa katunayan, sa bansang Finland, ang tawag nila sa araw na ito ay Friends Day. O sa inyo na mga broken-hearted ngayon, i-celebrate na lang ninyo ang araw na ito kasama ang inyong mga tapat na kaibigan o kapamilya. Ngayong Araw ng Mga Puso, iba't ibang klase ng pagpapadama ng pagmamahal. Nariyan ang pagbati sa minamahal o di kaya sa pamamagitan ng text message o call, pagbibigay ng greeting cards, ng bulaklak, ng stuffed toy o chocolates at iba pa. Nariyan syempre ang kasama kumain ng minamahal ngayong Araw ng Mga Puso. Naku, talaga namang mapula, malanggam, napakatamis ng araw na ito. Sinasabing walang malinaw na kasaysayan ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Sa unang kwento, sinasabing ang araw na ito ay batay sa panahon ng pagtatalik ng mga ibon sa linggong ito ng Pebrero. Mayroon ring kwento na ang Araw ng Mga Puso ay nagmula sa pagdiriwang ng mga sinaunang Romano, ang Lupercalia Festival, kung saan nagkakaroon ng ritual ng paglilinis at pagpapaalis ng masamang espiritu para sa mabuting kalusugan at paglilihi o fertility ng mga Romano. Sa kabilang dako, sa kwento o tradisyon ng mga Kristiyano, hindi kukulang sa tatlong Kristiyanong santo ang may pangalang Valentine na kilala sa pagpapagaling ng may sakit. Una, ang isang Romanong pari. Ikalawa, ang isang obispo ng Interamna, ngayon Terni sa Italia. At ikatlo, isang martir sa lalawigan ng Roma sa Aprika. Ipinagbawal noon ng Romanong emperador na si Claudius II na magpakasal ng kanyang sundalo. Ngunit lihim na nagkasal pa rin si San Valentin ng mga magkasintahan. Kaya siya ay pinakulong at di kalaunay ipinapatay ng emperador. Bago siya namatay, binisita di umano si San Valentin ng isang tagahanga kung saan binigay niya ang sulat na may signatura, "Galing sa iyong Valentino" or "From your Valentine" na isang pahayag na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Noong 5th century, idinaklara ni Pope Gelasius ang February 14 bilang araw ng paggunita sa kadakilaan ni San Valentin. Ngunit taong 1969, inalis ng General Roman Calendar ang kanyang pangalan dahil sa kakulangan ng datos tungkol sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, marami pa rin ang kumikilala kay San Valentin bilang santo o patron ng mga magkasintahan o mag-asawa. Tunay na ang buhay may asawa at pamilya ay hindi biro. Kung kaya kailangan ng magkasintahan ng masusi o pangkalahatang paghahanda ng sarili, katawan, isip, espiritu, maging bulsa. Gayun din ang gabay ng pananampalataya sa panahong nais nilang gawing ganap ang pananagutan nilang pag-ibig sa isa't isa sa harap ng Diyos at ng lipunan o sambayan ng Kristiyano sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Bilang sakramento, ang kasal ay buhay na tanda sa nangliligtas na pag-ibig ni Kristo sa kanyang bayan. Sinasaklaw ng kasal ang pagpapalalim ng pagmamahalan at pagkakaibigan ng mag-asawa at ang panghabang buhay na katapatan ng mag-asawa sa isa't isa. Gayun din ang pagsusupling o paghubog sa mga anak o openness for procreation. Makakaasa ang mag-asawa na sa kapangyarihan ng sakramental na grasya ng Kristo at ng Espiritu Santo, gayon din sa kanilang pagpupunyagi at pananampalataya, na anumang pinagsama o pinagbuklot ng Diyos ay kailanman hindi mabubuwag o mapaghihiwalay ng tao. Kaya naman hindi dapat katakutan ng magkasinta ng pagpapakasal sa simbahan. Kailanman hindi naging requirement ng simbahan na para maging valid ang kasal, kailangan magkaroon ng magarang reception o kaya ng magagandang kasuotan o kaya mamahaling photography service. Ang pinakamahalaga ay pagtupad sa plano ng Diyos na magmahalan habang buhay. Mga kapatid, may asawa ka man, single o pari o relihiyosong katulad ko, itinutun tayo ngayon sa araw na ito sa pinakadakilang pag-ibig ng Diyos na siyang ating tunay na Valentino o Valentina. Hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay.
Ito po si Father Angelo Paulo's prayer ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat at muli, Happy Hearts Day!